noon saan man tayong sulok ng mundo, no? So, for tonight po, ako po yung speaker mo. My name is Milly-Ruth Gamyaw. So, isa po akong financial educator and OFW dito sa Hong Kong. So, nandito pa po ako sa Hong Kong right now. But of course, I'm doing ING part-time. No? So, for tonight, then I will share with you some of our slides. Yung slide natin or yung topic natin is all about no, stock market investing 101 o yung for beginners only. No? So, paano ba mag-invest sa stock market ng hindi kailangan na may knowledge ka, may skills ka, yung madali at yung kahit na mga ordinaryong tao lang ay kayang-kayang gawin ito. No? So, yan po yung mga contact details ko. You can add me, you can email me, yan, WhatsApp, Viber, tapos yung Facebook page ko din po, yan, follow nyo and i-like nyo, yan. So, ayan, again, my name is Milly-Ruth Gamyaw po. Okay, so let's start. Para hindi tayo maubusan ng time. Ayan, so paano ba mag-invest sa Philippine stock market? So, yung stock market kasi, okay, every country, meron po tayong tinatawag na stock market. So, sa US, dito sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, lahat po ng mga countries, meron silang stock market, no? But, for tonight, yung topic po natin is sa Philippine stock market. So, especially sa, ano lang, pang Pilipinas lang siya, okay? Hindi po yung pang global, okay? So, paano ba mag-invest sa Philippine stock market? So, actually, there are two ways to invest in Philippine stock market. So, yung first option po or first choice natin is yung sa direct investment or yung tinatawag natin na direct trading, online trading, or pwede naman yung manual trading or through brokerage trading. Yan. So, yung direct investment po na tinatawag, ito po yung pwede kang mag-open online ng inyong account. Pwede ka rin pong every day or every weekdays pupunta ka ng Philippine Stock Exchange doon sa BCG para doon ka mismo bibili ng shares mo, or pwede rin naman na mag-hire ka ng broker, no? Yung mga nababayaran na mga broker para they will do the trading on your behalf, no? So yung online po, yun yung medyo pinakasikat ngayon, especially kahit na nasa abroad ka na, pwede ka nang mag-direct trading, no? So, gaya ng Call Financial, yung MyTrade, yung BPI Trade, ganyan. So, marami pong mga platform na available na ngayon na pwede nyo na siyang gamitin, no? And of course, yung other way is yung tinatawag naman natin na indirect investment. So, by the word indirect, it means na hindi po tayo mismo, okay, yung nag-e-engage sa market. Hindi po tayo mismo yung magmamanage ng ating shares or ng ating portfolio, okay? So, yung direct kasi, ikaw mismo yung bahala na magbabuy and mag-sell. So, I will discuss more the difference about stock and mutual fund later or indirect investment later, okay? So, example of indirect investment ay yung mutual funds, which is yun yung topic natin or isi-share natin tonight. Alright? So, first of all, okay, so bago tayo pumunta sa ating discussion, no, tatanungin ko muna kayo. So, why do you want to invest? Bakit gusto niyo pumasok sa investment, no, or sa stock market? You should have a why. Meron kayong why bakit niyo gustong mag-invest. Hindi yung dahil lang gusto niyo or dahil lang sinabi ng friend niyo, 'di ba, or napanood niyo. Dapat meron kayong why. And of course, meron kayong goal, no? Importante na meron pa tayong goal, na hindi lang yung gusto ko mag-invest kasi gusto ko na kumita yung pera ko, ganyan. So, tatanungin mo yung sarili mo, para saan yung kikitain ng pera ko pag nag-invest ako, right? So, dapat meron po tayong goal, no? And one of the best way para yung goal natin ay maging specific, no? Or ma-reach natin, kailangan smart siya. No, ito yung tinatawag natin na smart goal. Kailangan yung goal natin ay maging smart. So, ano ba yung meaning ng smart? Okay? Smart means specific. No? Know exactly what you are wanting to accomplish. So, kailangan pag nag-invest ka, yung goal mo be specific. Like, for example, ang goal mo, para sa pang-college ng anak mo, pang-travel fund mo, pang-retirement fund mo. So, ganun po yung pagiging specific sa goal natin. Kailangan alam mo
kung para saan yung i-invest mo. Okay? And then next is measurable. So kailangan naman you know how to meet your goal, or how will you know you met your goal? Let's say for example, ang goal niyo po ay magkaroon kayo ng 5 million, no, in 5 years or 5 million in 10 years, no? Dapat measurable, meron siyang amount. No, by the word measure, meron kang specific amount or specific target para doon sa goal mo. Hindi yung invest ka lang ng invest, parang wala kang plan. Diba? So, kailangan be specific, be measurable. And of course, attainable. No? Make sure your goal is not far to reach, but far enough to be challenging. Just make sure, of course, na yung goal mo natin ay attainable siya, or yung kaya yung posible mo siyang maabot. No? Hindi naman yung napaka-imposible. Alright? So, kailangan attainable siya. Make sure na kaya mo siyang abutin. Okay? And then next is relevant. No? Link the goal to something important to you. Something that inspires you. Okay? Kailangan may relevant yung goal mo for yourself or for your family. Di ba? Okay. And then of course, time-based. No? When do you want your goal to meet? So kailangan, isa sa pinaka-importante pag nag-set tayo ng goal, no, ay maging time-based siya or time-bound yung goal natin. Say for example, yung kanina, example ko, gusto mong makaipon ng 5 million, no, measurable siya in 10 years, no? So specific ka kung para saan na yun, measurable siya in 10 years, yun yung time-based, no? Meron siyang specific time doon sa goal mo. Kailangan doon sa time na sinet mo ay makakamit mo na yung goal mo, di ba? So kailangan yung goal natin ay smart, okay? Smart goal. That is what we call smart goal. Okay? So I hope na naintindihan po natin 'yon. So of course, why should you invest? Kanina, why do you invest, no? So why naman, bakit mo kailangan mag-invest, no? First reason natin 'yan is to beat inflation. No? So alam naman natin ngayon na magkano na lang yung value ng 1,000 pesos natin ngayon, di ba? Kung isang kilong karne, isang kilong gulay, magkano na yun, di ba? So usapan namin kanina sa family ko, yung isang kilong kamatis is nasa 100 plus na siya. So imagine mo, no, kamatis pa lang yun. What more kung bibili ka pa ng karne, di ba, ng pangsahog, di ba? So imagine yung 1,000 mo today, magkano na lang, what more in the future, no? 5 years from now, 10 years from now. So, yan, your 1,000 today can be worthless in a few years. So that's the effect of inflation, no? And of course, yung SSS natin or yung GSIS natin, hindi talaga yan magkakasya, no? Alam naman natin yan. So, kung employee kayo ngayon, no? Meron kayong hinuhulugan na SSS or meron kayong GSIS, if you're a government employee, of course, maganda yan. Kasi, at least, meron po tayo, di ba? Pero, alam natin na hindi yan enough. Hindi yan kasha. So, kailangan natin mag-invest, okay? And then, our kids are not our retirement fund, yun. Of course, isa ito sa mga mindset ng ano natin, parang culture na natin ng mga Pilipino na minsan yung iniisip ng mga magulang ay kapag napagtapos na nila yung mga anak nila, sila na yung bahala sa kanila sa kanilang pagtanda, right? Sila na yung mag-aalaga sa parents nila pagtanda nila. So isa yun sa makailangan natin baguhin na mindset natin, kasi syempre yung mga anak natin in the future, alam natin yan, no, na lalaki sila at magkakaroon rin sila ng sarili nilang pamilya. So, ayaw naman natin siguro na maging pabigat tayo sa kanila in the future, right? So, kailangan na habang bata pa tayo, habang healthy pa tayo, nag-i-invest na tayo, nagsisave na tayo para sa ating pagtanda, okay? And then, of course, we live longer, no? Imagine retiring at 60, no? So, pag nag-retire ka, no? Nag-retire ka ng 60 and then mabubuhay pa tayo ng 8 ng another 20 years, another 30 years, umabot tayo ng 100 years. So imagine mo ano yung magiging buhay mo in the during that age, di ba? So marami tayong napapanood na yung mga umabot ng mga centennial, yung mga 100 years old, di ba? Parang wini-wish na nila na ano, na sana kunin na sila ni Lord, kasi nga masyado na silang nahihirapan, and at
of course, alam nila na yung family na nila, yung mga anak nila, nahihirapan na rin sa kanila. Okay? So, syempre, pagtanda natin, if nakapag-ipon tayo, siguro, hindi natin maiisip yung ganun, di ba? So, gusto naman natin na mabuhay ng matagal para makasama natin yung family natin, yung mga apo natin. So, why not save now, no? Mag-invest na tayo para mabuhay man tayo ng matagal, hindi tayo magiging pabigat sa ating pamilya. Okay? Ayan, so, what I'm showing you right now, no? Itong pinapakita ko sa inyo ay itong Philippine Stock Market Exchange Index performance for the last 25 years. Okay, for the last 25 years para makita natin yung growth, no? So, as you can see, hindi fixed or hindi straight line yung ating graph, no? Yung graph ng ating PSE, no? So, bababa, tataas, bababa, tataas, hindi siya talaga consistent, no? Na tumataas. But of course, as you can see, still you can see na yung graph niya is, yung line niya is pataas pa rin, di ba? So, kahit na ngayon, for example, di ba, mababa yung ating market ngayon, no? Nasa 7,000 plus lang siya level, which is nung I think that's around March or April, umabot siya ng 5,000 lang, no? Kaya siya bumaba siya dyan, yung first quarter ng 2020. But, as you can see, it's going up na, di ba? Of course, ano ba ang susunod ng baba ay pagtaas, di ba? So, tumataas na siya, bumabalik na siya sa the same level, and there will be a time na lalagpasan niya yung pinaka-taas, pinaka-mataas pa dati, no? Gaya dito sa Hong Kong, no? Nasa 20,000, no? Imagine, nasa 20,000 level na. Tayo, nasa 7,000 level pa lang. Imagine mo pag nag-i-invest na tayo ngayon, na mag-start na tayo mag-invest ngayon, there will be a time na maaaring umabot din siya ng 20,000 level, no? So, that's the indication. Yan yung isa sa indication na talagang maganda na yung economy ng Pilipinas, no? Pag umabot na siya ta ganun kataas, di ba? Hong Kong, alam natin yan na maganda yung economy nila. Okay? So, sample lang yan, okay? Pinakita ko lang just a short. Ayan, so let's go to our topic na, no? So, tonight talaga ang discussion natin is all about mutual fund or yung isa sa mga example or isa sa mga example ng indirect investment na dinatawag natin sa stock market, which is yung mutual fund. So, ayan, let's go to our discussion na, no? Short lang yung, parang brief lang yung pinakita ko kanina about the stock market. But anyway, meron naman tayong training for that. Ayan, so in the future, okay? But for now, focus muna tayo sa ating topic, which is yung mutual fund, okay? So, ayan, definition of or difference. Ano ba yung pagkakaiba pag sa mutual fund at sa stocks or sa direct stocks tayo nag-invest, okay? So, pag sa mutual fund po ay less volatile and low risk. So, mas mababa yung risk niya, okay? So, malalaman natin mamaya, i-discuss ko mamaya kung bakit mas mababa yung risk pag sa mutual fund, no? And then, of course, pag sa direct kasi is high risk. But of course, gaya ng sabi natin, the higher the risk, the higher the return, okay? Ayan, so mutual fund, low trading cost, no? So, ngayon, yung mga mutual fund company for as low as 1,000 pesos, pwede ka na mag-open ng mutual fund account mo. But before, ang opening account lang talaga ng mutual fund ay 100,000, no? Before, kaya sinasabi, kaya hindi masyadong kilala yung mutual fund investment dati kasi kailangan meron kang 100,000 para makapag-open ka ng mutual fund. Pero ngayon, no? Binaba na nila, no? Naging 1,000 na lang siya. So, kahit na minimum wage earner tayo, kahit na mga regular na tao, no? Normal na tao, gaya natin, na hindi naman mayaman, hindi naman masyadong kilala, right? Pwede na tayong mag-invest, no? Hindi na lang pang mayaman. But of course, in online trading kasi, kailangan, ano yan, medyo malaki yung capital mo. Alright? Kasi, pag bumibili po tayo ng shares sa stock, pag sa online trading, no, sa direct trading, hindi po kasha yung 1,000 pesos natin pag bumili tayo ng shares, no? So,
So let's say for example, no, gusto mo bumili ng shares sa Jollibee. So lahat ng mga listed na companies po sa PSE ay meron po silang tinatawag na board lot, no, or yung minimum shares na kailangan mong bilhin in every transaction. So let's say for example, gusto mong bumili ng shares ng Jollibee. So kailangan 10 shares yung pinakamababa na kailangan mong bilhin. Pero magkano ba ang per share ng Jollibee right now? So let's say for example, 130, no? So yung 130 times 10 mo, kasha ba yung 1,000 pesos mo? Hindi, di ba? So kaya sinasabi niya dito na high trading cost. And of course, parang hindi naman maganda na 10 shares lang yung bibilihin mo. Right? So kailangan mas marami kang bibilihin. But of course, pwede naman kahit na bumili ka lang ng 10 shares. Ayan, another one is pag mutual fund is professional management, no? So sa mutual fund po tayo mag-invest, hindi na natin kailangan problemahin kung kailan tayo bibili, kailan tayo magbebenta ng shares natin. Alright? Ang gagawin lang po natin ay magdagdag ng ating investment, no? Kasi may mga professional na fund managers na bahala sa ating pera ng mga investors, okay? And then pag sa indirect investment naman, sa direct investment, I mean, is individual management. So kailangan ikaw yung may knowledge, may alam ka kung kailan ka bibili, kailangan aralin mo yung technical analysis, fundamental analysis, na yung mga ganyan. So kailangan pag nag-online trading ka, no, pag-aralan mo muna siya. Okay? Pag-aralan mo muna kung how does it work. Ayan. And of course, pag mutual fund tax saving. So tax-free po ang mutual fund investment. Wala po tayong tax na babayaran. Pero kapag sa direct trading tayo, meron po tayong tax. So every transaction na gagawin mo, may bayad po yan na tax. Okay? So yun, kaya na sabi ko kanina, kung 10 shares lang yung binili mo, and then every transaction mo, 10 shares lang yung binibili mo, so may tax pa yun. Okay? May tax ka pa na babayaran. While sa mutual fund, kapag nag-invest ka, wala nang siyang tax, no? So yung 1,000 buo na yun ang ma-invest mo. Okay? Ayan. Paano naman yung UITF na tinatawag natin? Ano ba yung UITF? So itong mutual fund po, or yung UITF or Unit Investment Trust Fund, pareho lang po sila na indirect investment. Okay? So pareho lang po sila na pooled fund, ibig sabihin. Okay? But ang pagkakaiba po nila ay sa unit, ito po yung pagkakaiba nila, okay, yung difference nila. So pag sa mutual fund, ang regulators po nito or yung license natin or yung regulated by, no, SEC. Pero pag UITF, BSP. Bakit BSP? Kasi po itong UITF ay nabibili natin sa mga bangko. Okay? So ang UITF, mabilis lang po yan na makakuha, kasi pupunta ka lang sa bank, and then magtatanong ka lang doon kung meron silang UITF. Pero kapag sa mutual fund, kailangan maghanap ka ng CIS, no, or yung Certified Investment Solicitor, yan, yung mga agent ng mga mutual fund, okay, kailangan maghanap ka. Kasi kailangan yan, may mga lisensya, okay? And then of course, pag sa mutual fund, ang binibili po natin ay shares, o yung tinatawag natin na net asset value per share. Pero pag sa UITF naman, binibili po natin dito ay units, or yung net asset value per unit. Okay, yun yung pagkakaiba. Pero pag sa mutual fund, shares po ang binibili natin, pag sa UITF ay units. Okay? So how about yung mga sellers o yung nagbebenta? So pag mutual fund po yan, kaya nagsabi ko mga CIS agent, no? O yung mga mutual fund company. And then pag sa UITF naman, yung mga bank personnel lang. So gaya ng sabi ko, pupunta ka lang sa bank, tatanong ka lang doon, okay? So madali ka nang makakakuha ng UITF. Sa fees naman, no? So pag sa mutual fund, meron tayong enter fee, early redemption fee, administration fee. So pag UITF, trust fee, early redemption fee. Okay. So how about naman sa ano bang tawag sa atin kapag nag-invest tayo sa mutual fund? So ang tawag sa atin ay shareholder, part owner, yan. Yan po yung mga tawag sa atin. Kasi shareholder or part owner, kasi bumili tayo, no? Nag-invest tayo doon sa company na yun, and
yung ininvest natin may kapalit na shares, di ba? Shares kasi yung binili natin, kaya tawag sa atin shareholder. Pero kapag UITF, hindi ka po pwedeng tawagin na shareholder or part owner. Kasi hindi naman po shares yung binili natin doon, di ba? Unit lang ng investment nila. Okay, so ang tawag lang sa iyo is investor lang, no? Pero pag sa mutual fund, pwede ka rin tawagin investor, shareholder, part owner, it's all the same, no? Pero pag sa UITF, hindi ka po pwedeng tawagin ng shareholder. Alright. Okay, so ano ba talaga yung mutual fund na tinatawag natin or yung sinasabi natin dito, no? Nandito tayo yung nakikinig. Ano ba talaga yung mutual fund? So yung mutual fund is a professionally managed type of collective investment scheme that pulls money from many investors, no? So by the word pulls, ibig sabihin pera po ng maraming tao na pinagsama-sama. Okay? So let's say for example, meron akong 5,000, merong 5,000 si Sir Chris, si Angie, may 5,000 ganyan. So yung 5,000 po natin, po namin, no? Pagsasama-samahin po yan, iipunin, and then kung anong mutual fund company po tayo nag-invest, doon po mapupunta yung ating investment. Okay, so from pulls money from many investors to buy stocks, bonds, short-term money market instruments, and or other securities. So I will discuss more about stocks, bonds, short-term later po dito sa aking slide pagdating natin dyan. So, ano naman yung net asset value per share? Di ba, gaya ng sabi ko kanina, binibili po natin dito or yung kapalit po ng investment natin ay shares. So, each investor of a mutual fund becomes a shareholder or part owner of the fund and receives a number of shares depending on the net asset value per share upon purchase. So, yung mga mutual fund company po, meron po silang net asset value per share, no? Nagbabago po yan every day. So, kung kailan ka, anong date ka nag-invest, anong date ka nagbayad ng investment mo, doon po nila titingnan kung ano yung current value, no? Current per share that day na nagbayad ka. Okay? Doon po nila titingnan nyo, no? Kung ilang shares yung mabibili ng investment mo. Okay, so example po nito ay itong net asset value per share ay 0.9298 yen. So iba-iba po. Okay? So every fund na pag-iinvestan natin magkakaiba po yung per share niya. Okay? Ayan, so how does it work, no? Paano ba yung mutual fund? Paano ba yung flow niya? Okay, so simple lang po intindihin yung mutual fund, how does it work? Hindi po siya ganun ka-complicated, no? So, ganito lang po siya. Tayo as investors, no? Yung pera natin, dadalhin doon sa mga fund house, no? Kung ano yung mutual fund or yung fund na pinag-investan natin. Alright? And then, doon po sa mutual fund na yon or sa fund house na yon, may mga appointed po silang fund managers. Okay? So, ito po yung sinasabi ko kanina na professional management kasi yung mga fund manager po 24/7 po yan sila naka-monitor sa ating investment yan kasi sila po yung bahala na mag-i-study kung kailan sila bibili, kailan sila bebenta, ano yung strategy na gagawin nila para kumita yung pera ng mga investors. So sila na po lahat, no? Kaya sabi ko, wala ka nang iisipin. Okay? And then yung pera po natin, i-invest nila sa mga stocks, sa mga bonds, yan, sa mga gold, sa mga, yan, papautang nila sa government, ganyan. So, depende po kung saan sa tingin nila ay magandang mag-invest, okay? And then yung kikitain po ng pera ng mga investor, ibabalik sa atin na investor. So, ganun lang po yung cycle niya. Okay? Ganun lang po yung cycle ng mutual fund. Hindi po siya ganun ka-complicated. Ayan. So, ano bang gusto nyo, no? Bakit may picture ng bus dito? Maraming tataka kayo. Anong gusto nyo? Maging driver ba or maging passenger lang, no? So, pag ikaw ang driver ng sarili mong bus, no? Nang ikaw ang mismo ang magdadrive ng bus na ito, syempre, ikaw yung mapapagod, no? Ikaw yung ma-exhaust. Ikaw yung kailangan alam mo kung saan ka pupunta, di ba? Pero kapag ikaw ay messenger, wala ka nang problemahin. Sasakay ka na lang. Diba? So, ganun din po yung pag-iinvest sa mutual fund. Tayo ay makikisakay.
okay, makikisa kayo sa investment, no? Kasi meron na tayong professional, eh. Sila na yung may alam, eh, di ba? Sila na yung bahala na sila na yung nakakaalam kung paano ba gumalaw yung market. So tayo, dahil wala tayong alam, no, dahil tayo ay mga OFW or mga employee, busy sa trabaho, sa family, wala tayong time para mag-monitor, so makikisakay na lang tayo. So, ganun po yung mutual fund. Ayan, ano ba yung mga benefits, no, pag nag-invest po tayo sa mutual fund? Alright, so first benefit po natin ay diversification. So, yung pag-invest po sa mutual fund, it provides, no, instant diversification. So, this is the practice of investing broadly across a number of different investment instruments and securities to reduce risk and maximize earning potentials. Okay, so, by the word diversify, ibig sabihin po yung investment natin, yung pera natin ay kinalat po. Okay, nakakalat siya. So, as you can see dito sa graph natin, sa picture natin, yung iba, naka-invest sa stocks, sa corporate bonds, sa government bonds, sa cash, no? So, ganun po yung mutual fund, diversified, nakakalat siya. And the fund is required by law to invest a maximum of 10% per security. So, maximum of 10% each lang, no? In a wide array of instruments such as stocks and bonds, okay? So, diversified. Another one is liquidity, no? So, maraming nagtatanong, pag nag-invest pa ako dyan, anytime ba pwede kong kunin yung pera ko? Or kailan ko pwedeng kunin yung pera ko? No? So, ang sagot po dito ay anytime. Okay? Kasi ang mutual fund investment po natin ay liquid. So, ibig sabihin pag liquid, anytime pwede natin kunin. So, gaya lang din po ng mga pera natin sa bangko. Diba? Na anytime pwede natin i-withdraw. Pag may ATM, punta ka lang sa ATM machine, right? Pero pag sa mutual fund kasi, although liquid siya, kailangan natin pang magpasa ng redemption form at maghihintay tayo ng at least 7 working banking days, no? Para makuha yung pera natin. Okay? Kasi marami pa pong proseso na gagawin. Alright? Pero pag within Metro Manila, mga 2 to 3 days lang yan makukuha mo na agad. Pero pag sa provinces, kailangan maghintay tayo ng at least 7 working banking days, no? Ayan, another one is potentially higher returns. No? So because a mutual fund is pooled and managed as a single investment portfolio, it is able to take advantage of certain economies of scale. Di ba nasabi natin kanina, diversified yung investment natin. Huh? Yung pera natin, yung investment na minamanage nila, right? Yung pera na minamanage ng mga mutual fund. Sorry. So, dahil diversified siya, mas malaki yung potential returns niya. So let's say for example, yung isang investment niya is kumita ng 20%, right? And then the other one kumita ng 30%. Pero yung isang investment niya nalugi ng 10%. So meron pa rin bang kinita ang pera natin? Meron pa rin, right? Kumita pa rin siya ng 20%. Kasi all, in total, kumita siya ng 30%. Kasi yung isa, kumita ng 10%, another one is 20%. Pero ang lugi lang ng iba ay 10%. So at least hindi pa rin siya nag-negative, right? Kaya mas malaki pa rin yung potential returns niya. Okay? Unlike kapag sa direct tayo nag-invest, kapag yung binili natin na shares or na company ay bumagsak, so bagsak din yung pera natin, right? So kung marami kang binili na iba't ibang company, so hindi naman lahat yun babagsak, okay? So that's the power of diversification, no? Ayan. And of course, dahil milyon po yung minamanage ng ating fund house, mas makakatipid tayo sa mga brokerage fees na tinatawag. Okay? And then pwede rin silang mag-ask ng mas higher na interest doon sa mga, especially pag nagpautang sila sa government, di ba? Sa mga debt securities, pag nagpautang sila sa mga government or mga private companies, of course, pwede nilang sila yung magsiset, okay, ng interest. So dahil malaki yung pera, pwede nilang sabihin na pwede silang magbigay na mas malaking interest.
Ayan, ito yung tinatawag natin one of the best benefits ng mutual fund, no? Professional management. So like I've said, yan, main advantage of investing in mutual funds is the fact that it affords its investors, particularly the small ones, the services of full-time professional fund manager. So hindi na natin kailangan problemahin. Sila na yung bahala na sumakit yung ulo, di ba? Tayo, maghihintay na lang tayo, pa-invest na lang, pahaya-hayahay na lang, hindi na natin kailangan problemahin pa, no? Ayan. So even if one does not have a budget, time, and experience in investing, ayan, these experts monitor and actively manage the funds on a regular basis. Kaya natin sinasabi na a mutual fund is for beginners, no? Stock investing, no? Pagdating sa stock investing, ito yung maganda kapag baguhan ka pa lang. Kapag hindi mo pa masyadong alam, talagang suggested na mag-start ka, no? Mag-start tayo sa mutual fund bago ka pumasok sa direct trading. Okay? And of course, low capital requirement. So gaya ng sabi ko kanina, no? For as low as 1,000, pwede na tayong mag-open ng mutual fund account natin, no? Unlike before, or na kailangan may 100,000 pesos pa tayo. Okay? And then, great equalizer, no? So, mutual funds are the great equalizer in investment. So, the yield of those investing 5,000 is the same for those investing millions of pesos. So, gaya ng sabi ko, dahil pooled funds siya, syempre, hindi naman lahat ay mga small investors na gaya natin, right? Marami din yung mga big-time investors, yung mga million-million ang ini-invest dito, no? So, kung yung nag-invest ng millions, no? Doon ka rin nag-invest at yung investment na yun ay kumita ng, yung fund na yun kumita ng, let's say, 20%, no? So, pareho lang kayo ng 20% na kakitain, right? Pareho lang. But of course, yung amount lang kasi syempre mas malaki yung pera niya, di ba? Pero the point is, the same lang kayo ng interest, ng rate. Okay? Pareho lang. Kasi nga pooled fund po ang mutual fund. Okay? So the returns are paid proportionately, no? Proportionately na distributed dyan. Walang mas mababa, walang mas mataas. Okay? So, proportionately for investor because when one puts money in a fund, in a mutual fund, he is technically buying shares of the fund, okay? As such, he automatically become a shareholder or part owner of the mutual fund. So, ang binibili po natin or yung kapalit ng investment natin ay shares from the fund, okay? Shares from the fund na pinag-investan po natin. Ayan, transparency, no? Another benefit, transparency. So, mutual fund investors have the right to transparency and are entitled to know and check, alright, where the funds are invested. So, yung mga mutual fund companies po, meron silang annual financial reports, may mga annual shareholders meeting, ganyan. And then, of course, pag meron tayong statement of accounts, yan, nagsisend po sila dyan sa email natin or through mail, di ba? And then, yung mga financial reports po nila, pwede nating basahin doon sa website ng mga mutual fund company. Nandun po lahat yung performance nila. Doon yung makikita kung ano ba yung naging performance ng isang mutual fund company, no? For the last 5 years or for this year, for last year, ganyan. So, depende po kung saan kayong mutual fund na nag-invest, yun po yung titingnan nyo. Yun po yung bibisitahin nyo. Okay? Ayan. Another one, safety, no? So, lahat naman tayo gusto natin na yung pag-iinvestan natin ay safe, di ba? Pero, paano ba natin matitiyak na yung isang investment vehicle na pinasukan natin ay safe? Okay? So here in mutual fund, no, investing, mutual funds are highly, no, highly regulated by the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act and its rules, no. So under po tayo, regulated po ang mutual funds sa SEC. They also have to submit regular reports to the SEC as well as to their shareholders. So like I've said, na nag-i-send sila ng mga financial reports, statement of accounts sa atin to ensure that there is check and balance. Regular audits are highly conducted by external auditors. Okay?
So may mga external auditors din po. So aside sa mga auditors nila doon sa company na yun, sa fund house na yun, may mga external. Okay, by the word external, yung mga galing sa labas. Para siguraduhin na tama po or balanse or magkatugma yung report na yun, di ba? So, doon natin makikita na talagang highly regulated ang isang mutual fund. Ayan, tax exempted. Nasabi ko na po ito kanina na ang mutual fund ay tax exempted. Okay? Pero, malay natin, di ba? In the future, dahil nagiging kilala na ang mutual fund investing, di ba? Malay natin in the future, lagyan na ng tax ng government ang mutual fund. So, right now, nawala pa, dapat i-take advantage natin yung opportunity na makapag-invest ng marami, no? Ngayon, nawala pa siyang tax, okay? This benefit alone makes it more profitable investing in mutual fund versus other regular investment instruments, okay? Ayan, so ano ba yung mga klase ng mga mutual funds? So, may iba't ibang, meron po tayong apat na klase ng mutual fund, no? So, sinasabi natin mutual fund, pero meron pa siyang iba't ibang klase. Hindi lang po iisa. Okay, so isa-isahin natin. Mag-start po tayo sa pinaka-lowest ang risk. Yung pinaka-mababa ang risk, okay? Ano ba yung pinaka-mababa ang risk pag sa mutual fund po? Ay yung mga money market funds na tinatawag. So, ito po ay para sa mga conservative type of investor. Yung mga takot, no? Takot na pwedeng mawala yung pera nila. Na gusto nila, ano lang, yung parang safe lang yun, parang sa bangko, right? So, ito po ay maganda para sa mga investors na ang target ay less than a year or at least a year. No? Yung mga, pag ang gusto nyo ay kukunin nyo din yung pera nyo after 1 year, ganyan. So, pwede kayo or maganda para sa inyo itong money market fund, no? So, ay ito example niya, mga time deposit sa mga money market funds po yan. And then, another one is bond funds, no? So, itong bond funds ay para sa medium to long term, no? Medium to long term yung goal, no? Fixed income securities, naka-fix po yung income dito. Ibig sabihin, example po nito yung mga government or corporate bonds. Di ba po, nakikita natin sa balita, nag-announce sila na yung government ay naghahanap ng mga ganito or treasury bonds, mga government bonds na binibigay nila ay pag nag-invest tayo doon ay meron silang 6%, mga ganyan. So, example po niyan, bond funds, no? So, ang ano po nito, time horizon po nito or yung target na years nyo ay at least 3 years. Okay? So, yung kung ang goal nyo ay kailangan yung pera nyo after 3 years, yan, pwede kayo sa bond funds. And then, another one, balance fund, no? Pag sa word balance, balance lang, no? 50% sa bond fund, 50% sa equity funds. So, ito ay maganda sa more than 3 years ang goal. Okay? So, this is a combination of fixed income securities and stocks. Okay? So, ito balance lang. Nasa ano ka lang? Nasa safe ka lang, no? And then, last one is ito. Ito yung pinaka-highest ang risk, which is yung tinatawag natin na equity funds or yan, equity fund or stock equity funds, yan, or index equity funds, ganyan, marami po siya. Basta yung equity funds, ito po ay naka-invest yung pera natin mostly sa stocks, no? At least 90% ng pera natin, ng investment natin sa stocks po siya, or yung mga ano, listed na 30 companies sa Philippine Stock Exchange, no? So, papakita ko po yung kupo yan mamaya. And then, ang goal nito, ito yung pang long term talaga. Minimum of 5 years, no? More than 5 years. So, kailangan, you keep investing lang, no? Consistent ka lang na mag-save, mag-invest for more than 5 years. Kasi, mas mataas. Ito yung pinaka-highest ang risk, pero ito rin yung may pinaka-highest na possible na return. Kasi, gaya na sabi natin, the higher the risk, the higher the return. So, yan po yung mga iba't ibang klase ng mga mutual funds. Okay? So, I hope na
naintindihan po natin at meron po tayong natutunan dito sa mga types ng ating mutual fund, okay? And then, ayan, halimbawa naman natin, let's take for example, no? Pag sa banko lang tayo nag-ipon at nag-invest tayo sa mutual fund, no? So, di ba't pag sa bank, magkano lang yung interest ng pera natin yan? Especially yung ano natin, yung ATM natin, di ba? Magkano lang binibigay nila every year yan? Okay, so let's say for example, no? 0.50, imagine mo, wala pang 1% per annum. So kung may 100,000 ka ngayon at nilagay mo lang sa bank, no, for the last 20 years, magkano lang yung pera mo? After 20 years, no? 110,000 lang, no? 110,489. So yung 110,000 na yan, uubusin mo lang in, ayan, 5.5 months, imagine mo. 20 years mong inilagay sa bank na pinakinabangan ng bangko, pero ikaw, pag nilabas mo, mauubos lang, no? In 5 months. Ayan. What if, no? Pag sa stock market or mutual fund naman natin invest na ang return ay average of 12% per annum. Okay? So, in 20 years, yung 100,000 mo ay possible na maging 964,000, no? 629. So imagine the difference. Imagine mo yung ano nila, yung agwat nila ng yung agwat ng return nila. So definitely safer in the future kasi nabit niya yung inflation and then yung pera mo is nag-grow talaga. Okay? So yung 900 mo na yan, mauubos mo yan, no? May uubos mo yan kahit na gumasto ka pa ng 20,000 per month for at least 4 years, no? Pero kung medyo matipid-tipid ka naman, huwag mo na ubusin yung 20,000 para mas longer siya, di ba? Alright, so ganun po yung pagkakaiba kapag sa banko tayo nag-save and sa stock market. So how do we start to invest, no? Paano tayo mag-start sa mutual fund? First option, no? Pwede tayong pumunta sa mga mutual fund brokers sa Pilipinas. Okay? So tayo po yung personally na pupunta or maghahanap ng mutual fund na pag-iinvestan natin. So first option po yan. Second option, no? Second option is become an IMG member. No? Become an IMG member to process all your filled up forms and documents through IMG. No? So pag IMG po tayo, hindi natin kailangan pumunta ng Pilipinas, umuwi ng Pilipinas, maghanap ng isang agent, ng CIS agent, or ng mutual fund company. Kasi IMG na po yung magpapatunay, okay? Magpapatunay na tayo po ay totoong tao or yung nasa application natin ay talagang ikaw yun. Kasi ang pag-a-apply po ng mutual fund ay maraming mga papeles na pipirmahan, mga documents. Kailangan ng valid ID, kailangan ng TIN number, lahat ng information mo. So yan po lahat na ang ibibigay mo. Alright? Pero, syempre, kailangan personally kasi ano yun eh, mga personal info mo yun eh, di ba? So lahat naman tayo pag nag-apply tayo ng mga like mga passport, mga IDs, personal application naman ang ginagawa natin, right? So it's the same here kasi nga legal talaga siya. Pero pag IMG, hindi na natin kailangan na pumunta man ng opisina at para mag-personal appearance. Now, although kailangan pa rin nating mag-fill up ng form, okay? Especially mga ibang mutual fund, hindi pa sila online, so kailangan pa rin natin mag-fill up ng application form, pero hindi na natin kailangan na pumunta personal, okay? And of course, kapag po ay IMG tayo, automatic meron na tayo 1,000 na investment, okay? Initial investment sa IMG Solidivo Strategic Growth Fund, yan. So, isa po siyang equity fund, okay? So, automatic na po tayong may investment na worth 1,000. And then, another one, of course, another benefit natin is yung seminars natin, libre na, wala na tayong babayaran. Okay, so alam niyo po ba, pag outside IMG at mag-attend po tayo ng mga investment seminar, nasa 5,000 and above po yung mga registration fee na kailangan nating bayaran para lang maka-attend tayo ng 3 hours, ng 5 hours na talk.
Okay, pero pag IMG po tayo, lifetime na free po yung mga ano natin, mga seminars natin regarding investment. And then zero entry fee, ito po yung pinakamaganda, no? Zero entry fee. Di ba kanina na-discuss natin sa unahan na marami tayong mga fee, pero pag member ka na ng IMG, zero entry fee ka na. So every time na nag-i-invest ka, every time na nag-additional investment ka, hindi, wala ka ng fee na babudong meretso tayo sa mga mutual fund company, no? Kailangan may babayaran po tayo na entry fee. So nasa, I think that's around 2 to 3% every investment. So sayang din yun. Sayang din yung 3% na masasave natin. Dagdag shares din yun na mabibili natin. And of course, yan, access to stocks online trading platform. So kung interested po tayo na mag-direct trading, okay, magagawa rin po natin dito yan sa IMG. So ang partner po natin dito ay yung platform ay yung MyTrade. Okay? Ayan. And ang licensed mutual fund distributor po na affiliated sa IMG ay ang Rambler Financial. So sila po yung distributor, okay? Mutual fund distributor na connected sa IMG. Ayan. So pwede niyo pong i-search sa YouTube. Meron silang YouTube channel. Meron din silang Facebook page para updated po kayo sa mga net asset value per share nila ng mga each mutual fund company. Okay? And then yan. Example, no? So, ayan. Pag nag-invest na tayo pag nag-start na tayo sa IMG, no? Ito po yung example ng ating statement of account sa IMG Solidivo Fund. So, gaya ng sabi ko kanina, meron na tayong automatic na 1,000 investment, right? So, ito, as you can see, this is an actual, ano po to, no? Actual statement of account po. Ayan. So, kung nakikita natin, i-join, ibig sabihin nung nag-join siya ay nung January 30. Okay, so yung 1,000 niya, nakabili siya ng 1,274 shares, okay? And then, consistent siya, not really consistent, pero nag-invest siya, no? Nagdagdag siya ng 5,000, 5,000, 5,000, 2,000, 3,000, 5,000, 14,000, and 7,580. So, ito lang yung gusto ko na, ano, gusto ko lang na i-share, alright? So, as you can see here, yung second to the last, nung nag-invest siya ng 14,214 pesos, okay, yung amount po, ito po yung total amount na in-invest niya, 43,294. Pero kung napapansin niyo po, okay, nung nag-invest siya ng 14,000, ang NAV po niya, or yung net asset value, ay 0.6417, no? So, meron siyang nabili na 22,150. Alright? So, meron siyang nabili na 22,150. And then, the last time na nag-invest siya ay naging 0.7281 na yung per share. So, ano yung masasabi natin dito? Ano yung napansin natin? Nagbabago. Right? Paiba-iba. Pero, the last time, no, ang laki ng jinump ng per share. Ibig sabihin, kumita na yung pera niya. So, yung 14,000 na investment niya, magkano na yan siya after niya nag-invest? Okay? So, as you can see, if matototal niyo itong amount na sa 43,294, lahat. Pero, itong binilugan ko, no, yung current value niya as of December 5, yung current value niya is 48,727.36. So, ano yung sabihin? Kumita na po yung pera niya ng 5,000 pesos. Right? Pero, kumita na yung pera niya pero ilang buwan pa lang siya nag-invest. Kasi, bago tumaas yung per share. Kaya nang sabi natin dito sa IMG po, ano, pag mababa ang market or pag mababa ang per share, kailangan that's the right time, that's the opportunity, no? Opportunity is an opportunity for us to buy more shares. Okay?
Kasi gaya ng pinakita ko sa sample ng graph natin, kahit na mababa ngayon ang market, there will be a time, tataas at tataas. Kasi ganyan lang po yung stock market, taas at baba. Di ba? So ano ba yung susunod? Pag bumaba, ano ba yung kasunod? Siyempre, tataas. Di ba? So ganyan lang po kapag mababa ang market, ayan, grab natin yung opportunity to buy more shares. Okay, so assuming, no? So as of now, meron siyang total na 66,924, no, na shares. Okay? So yan po lahat yung shares na nabili na niya as of now. So let's say, no, assuming after 10 years, okay? This is just an example para maintindihan ko natin kung ano ba yung purpose niya or ano ba yung magiging kahihinatnan ng pera niya, okay? So let's say assuming, no, I put here assuming. Assuming kasi syempre present pa lang, no? So but let's assume na yung current value after 10 years ay maging 10 pesos. Di ba ngayon, right now, ang current value niya ay 0.7281. And meron na siyang 66,924 na shares, right? So, paano natin malalaman yung current value niya? I-multiply lang po natin yung shares doon sa current NAV. Okay? So, kung i-multiply natin yung 66,924 times 0.7281, makukuha po natin yung 48,000. But, okay, let's say assuming after 10 years, naging 10 pesos na po yung NAV niya. So, paano natin makukuha yung current value niya? So, 66,924 times 10. I-multiply lang po natin yan. Okay, after 10 years, magkano yung value ng pera niya? 669,240. Okay, so do you think pag sa bank lang tayo nag-save, dun lang tayo nag-ipon. Do you think yung pera natin magiging ganyan kalaki kapag nilagay lang natin dun yung pera natin? Of course not, di ba? Okay? So ito, wala po akong nilagay na fixed na interest, okay? Kasi ang pag-iinvest po sa mutual fund ay hindi po fixed ang interest po niya kasi it depends sa shares, no, per share. Okay, and then of course it depends sa market condition. Ayan, so yung total investment lang niya is 43,294, pero yung kinita na ng pera niya is 600,000 plus, no? That's assuming, no. So what if more than 10 pesos per share pa after 10 years? Kasi who knows, di ba? Hindi natin alam. Pero isa na ang sigurado natin, no? Mababa man ngayon, tataas at tataas yan. Okay, lahat po ng mga mutual fund company, meron po yung isa, yung Filiquity, na sa 30 plus na yun siya per share. So lahat po yan, nag-start po yan sa mababa. Pero, ngayon, malaki na, di ba? 30 plus na siya. So imagine mo kung ganyan, kung nag-i-invest na tayo ngayon at ganyan pa lang yung net asset value niya. What more, no? After 10 years, after 15 years, okay? Especially kung ang goal po natin ay para sa pang-retirement natin. Kaya maganda po na right now, no, mag-start na tayo na mag-invest. Okay? Sumakay na po tayo, no? Sumakay na tayo sa ating economy, okay? Ayan, so example din po nito yung fund fact sheet, or dito po natin makikita yung current performance ng Soldivo Strategic Growth Fund. So example lang po ito, okay? So pwede niyo pong i-check yung mga ibang mutual fund company. Ayan, so dito po naka-invest yung Soldivo, yung pera natin sa Soldivo, yan, SM, Ayala Land, Ayala Corporation, yan, Bank of the Philippines, yan. So diyan po naka-invest yung pera natin. So Jollibee, ganyan. So bawat mutual fund company po ay iba-iba din. Ayan, so this is just an example of Soldivo. Ayan, so and then yung mga affiliated po sa atin ay ang mga mutual fund companies na ito. So yung discuss na natin, Soldivo Fund, Philam Asset, and Sun Life. Ayan, Filiquity. Itong Filiquity po, ito po yung top 1, no? Top 1 na mutual fund company sa Pilipinas. Okay, so pag sa equity fund po tayo mag-invest yan, that's ang current
per share po niya ngayon ay nasa 30 plus na siya. And then ay ATR yan, Atram, and then FAMI. Alright, so ito lang po. But tell you po na marami po tayong mga mutual fund na nasa more than 50. Pero these companies are just, no, few of the nasa top 10 po siya. Alright? So kung mag-i-invest po tayo, dun na po tayo sa sigurado na matatag. Di ba? So yung Filiquity po yan, nasa ano po yan, nasa 30 years na yan. So di, pag nag-invest tayo, make sure na dun na piliin na natin yung talagang matatag na siya. Okay. Ayan, pag nasa IMG na po tayo, one-stop shop na, nandito na po tayo sa isang sa platform natin kung saan one-stop shop na siya, okay? So, if you need healthcare, life insurance, investment, yan, sa mutual fund natin, real estate, general insurance, allied, ayan, nandito na po lahat sa IMG if you become an IMG member. Okay, hindi na natin kailangan pang maghanap, di ba, ng mga agent. Let's say, for example, no, kailangan mo ng healthcare, maghahanap ka pa ng ahente ng healthcare. Kailangan mo ng insurance, maghahanap ka pa ng insurance agent, di ba? And then, pag gusto mong mag-invest, maghahanap ka pa, why not mag-member ka na lang sa IMG para hindi mo na kailangan maghanap dito na lahat, di ba? So, kailangan ikaw na lang yung bahala na pipili. Okay, and then yan, of course, pag member na po tayo, magiging party na rin po tayo ng ating financial global campaign for financial literacy, no? So yung campaign po namin dito sa IMG is makapag-educate ng 30 million families by 2030 na maging financially literate. Okay, so yung benefits po natin, we have 48 as of now. Ayan. So ano ko na lang po, you can attend our membership orientation para mas maintindihan po natin itong mga benefits natin. Ayan, so we have financial education, financial workshop. Ayan, free, no? Marami tayong free gift dito sa IMG. Libreng free personal accident insurance. Ayan. So depende po kung ano po yung ano natin. If you are new member, 100,000 po yan. So hindi ko na po isa-isahin ito. You can join us again sa aming next webinar session para sa aming membership orientation ng IMG, no? Para mas maintindihan po natin at mas ma-explain po sa inyo, especially sa mga guests natin ngayon, mas ma-explain po sa inyo itong top 48 benefits po natin dito sa IMG. Ayan, we also have Everest, ayan, Asset Preservation Service, and IMG Auto Program if you're planning to buy your own car. Ayan, malaki po yung masisave nyo dito. And we also have rewards, no? Pag gusto natin ng extra income, of course, meron din po tayo sa IMG, no? So dito po, we are financial educators. We are entrepreneurs, okay? You own your own business. Ayan, of course, meron tayong powerful members portal, no? Meron na tayong sariling e-commerce, no? E-commerce site, ganyan. So, lahat po yan yung portal natin, accessible na lahat, nandiyan na lahat. Okay, we also have digital marketing, ayan, Neurocash. Isang app po ito para sa ating mga commissions, okay? And then, meron din tayong Visa card para sa mga international members, so yung mga guests po natin na OFW. Okay, pag international membership po ang kukunin niyo, meron kayong Visa card and then exclusive benefits, no? Exclusive events pwede kayong mag-attend and then of course ito. Ito yung latest na isa sa latest na benefit natin. If you are international member, meron na tayong worldwide protection, okay? So, accidental death, yan, burial, accidental medical reimbursement, act of terrorism, unprovoked murder and assault, and accidental disablement benefit. So, ito po exclusive lang para sa mga international members. So, pag OFW po tayo, kung ano, saan country po tayo nandoon, yun po yung membership natin. Okay, so, you can ask the one who invited you para matanong nyo sa kanila kung magkano po ba yung membership fee dyan sa country na kinaroroonan ninyo. Pero kapag po tayo ay nasa Pilipinas ay 5,500 pesos lang po ang ating membership fee. Okay? So lahat po ng ating benefit na yan na
mapapasa iyo na, no? But of course, ito, pag nasa Pilipinas po, hindi po natin ma-avail itong worldwide protection, okay? Para sa mga international members lang po ito. Ayan. So, I hope na marami po tayo natutunan tonight and we will see you again para sa ating next na webinar session para mas maintindihan po natin kung ano ba yung IMG, sino ba si IMG, and yung mga benefits po natin, no? Kasi masyado pong marami para isa-isahin natin. Baka ating gabi na tayo matapos, okay? So, I hope na you will get back to you, to the person who invited you here tonight para po makapag-usap tayo and you can start ano na, investing na agad-agad. Alright? So, yan. Before I end this session, no, tanungin ko lang kayo kung hindi ngayon, kailan. So, what's your plan, no? December na ngayon, no? Malapit na mag-January. Dapat mag-start na tayong ngayon para pagdating ng January ay maganda yung pasok ng taon sa atin, di ba? Okay, so, ayan, thank you everyone. I will end this meeting now. Okay, that's the end of my presentation. Thank you so much sa ating mga attendees na nakinig tonight. Okay, so if may mga questions po tayo, pwede nyo pong i-chat yan para mabasa ko po at masagot.